Hi mga babies! Welcome back to my channel. I'm Nemuel Calizan. And for today's video, gagawa tayo ng reaction video para sa last episode ng In Between. So, this is the episode 14, guys. So, I hate goodbyes, but kailangan natin talaga magbabay sa kanila kasi nga, this is the last episode for the season 1 ng In Between. But don't worry, guys. Meron silang season 2. Okay, so huwag na tayo malungkot, guys. So, last episode, guys, sobrang nabitin tayo and tingin ko ngayong episode 14, another questions or answers ang marireveal para sa episode 14 and yung mga tanong pa natin katulad nung kay Orion, kung may gusto ba talaga siya kay Tao or ano mangyari siya sa Team Fangs. And ayun, guys, so ang dami kong gustong malaman pa about dito sa In Between. So, tingin ko this episode masasagot lahat ng mga tanong na yun, guys. So, without further ado, guys, let's start. Excited na ako. Excited na ako. Reminder, the following program that has different kinds of... I miss ko to. Hey, Uncle Scott. Yay! Ayun na, guys. Start na. Miss ko to. In Between, sa pagitan ng kamusta at paalam direksyon ni Brilliant Biscayda. Handa. Juan. Ayun na, ayun na. Happy Mansari, Tep. Happy Mansari. Pero para lang alam mo, kasambat ko silang lahat. Kahit na si Ri. Napakaswerte mo. Kasi ikaw yung minahal niya. Swerte naman talaga ako sa kanya eh. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Shwega. Ha? Huh? Mahal mo siya, no? Anong mahal sinasabi mo? Shwega. Hindi ah. Ano ba kala mo meaning na Shwega? My love. Kanino mo naman narinig yun? Si Bianca. Hindi ah. Ano? False information. Pero wag na. Nakakahiya eh. Ayun ka pa talaga nahiya sa akin ah. O sige, dahil mapilit ka eh. Pogi. Pogi? Shwega, Pogi. Oh. Balik talaga yung si Bianca. Dapat di ako nakikinig dun. Pero, Otep, seryoso. Napakaswerte mo. Kasi ikaw yung minahal niya. 15 kasi anniversary namin yun eh. Ay nako, sana all talaga anniversary. Mag-jowa ka na rin kasi. Paano, take na yung gusto ko? Oh, sino? Huy! Ha? Tara, tara, tara. Gusto ko sana kantahin sa kanya yung sinulat kong kanta eh. Paano ba? Sino, ah, sino? Yung kwento mo last time. Mm-hmm. Ayos yun, sige. Basta akong balance setup. Talaga? Oh, salamat. Can... Balik na muna ako dun ba? Sige, Bianca. Mamaya. Sige, sige. Ingat. Hindi. Sinong gusto ni Ri? Si Tao?
Cecil. Alagaan mo siya. Kasi nakita ko kung gaano kanya kamahal. Mag-alala. Alagaan ko siya. Sabing sabihin nga, totoo. Tara na, mag-miss ka na! Tara na! Saan ba si Tao? Sige na. Tara na, mag-miss ka na. Tara na, tara na. Sige naman ang mga motor sa labas. Ayan na. Kung kasal ang simbolo ng pag-ibig, eh di dapat lahat pwede ikasal. Oh! Ang termit, magkakasal-kasal sila. Episode 1. Episode 2. Miss lang kita. Sabi, episode 5 ata yun eh. Grabe si Taurus Noble. Start na. Mamaya gusto na pakinggan yung sinulat ni Taurus. Kompleto ang bumarot. Wala lang si Makisig. Lakas mga wedding.
Kakanta ba siya? Oo, kakanta yan. Nung makilala kita, nagkaroon ako ng kaibigan. Nagkaroon ako ng kapatid. Oh, shit. Nakakaiyak. Nagkaroon ako ng kakampi. Babo ng luha ako, puti. Karoon na masasandalan to, pakiramdam ko matutumba ako. Nagkaroon ako ng aakay sa akin tuwing tumutukod ako. Ikaw yung nagsasabi sa akin, kaya ko. Kahit na wala nang naniniwala sa akin. Kaya naman nung nawala ka. Ay, ramdam ko gumuho ang mundo. Di ako makagalaw. Di ako makapagsalita. Di ako makapag-isip. Nababaliw ako. Kaya nung bumalik ka, sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na kita papakawalan. Hindi ko maipapangako sa'yo na hindi tayo magkakaroon ng away o tampuhan. Pero pangako, sasamahan at mamahalin kita sa hirap at ginhawa. What's that? Bracelet. Joseph Malaya. Wala akong pakialam kung maging Mr. Noble ka o Mr. Malaya ako. Ang importante, tayo lang dalawa. Mula noon, hanggang ngayon, at panghabang buhay, mahal kita. Wala nang paalam. Wala nang paalam.
umayaw ka? Ako naman yung sumuko agad. Hindi kita pinaglaban. Daming oras nang nawala sa atin. Isa't isa, na-realize ko na panira ng moment. Hindi pala mahalaga ang kamusta at paalam. Ang mahalaga ay kung ano yung nasa pagitan nito. Grabe. Simula ngayon. Sinigilamutan ako. Sisiguraduhin ko yung paglalaban. Sasamahan kita sa lahat. Papatunayan natin sa kanila na mas marami tayong problema. Kayang lampasan. Nang magkasama. Ganda ng shot. Sobrang perfect ng shot. Ngayon tayo iisa na. Papangako ko na tatanggapin kita ng buong buo. At sisiguraduhin kong at lagi kitang susuportahan lahat ng gusto mo. Mr. Torres Noble, pangako ko. Araw-araw kong papadama sa'yo ang gaano ako kaswerte at pinagpala ng Diyos na nakilala kita. At ikaw yung makakasama ko pang habang buhay. Pagsasamang punong-puno lang ng saya. Pagkamiyak ko, iyak na ako. Mahal kita. Wala nang paalam. Pangako na pagsasalungan natin. Hindi pa asahin. Di ko nakita. What? Tapos na. Guys, tapos na yun. Hindi niya pa nakakanta yung ano, sinulat niyang kanta. Tingnan natin mga may after credits pa to.
Nakakaiyak yung sinabi nila, guys. Or mababaw lang ako. So that's it, guys. Tapos na yung episode 14 natin ng Inbetween. And sobrang nakakayak, guys. Kasi damandama mo yung sincerity ng mga sinasabi nila sa isa't isa. And alam nyo yun, kahit ako habang nanonood ako, sobrang nakakayak. Or talaga naman nakakayak eh. Pero bahala na kung sabihin yung mababaw yung luha ko. Pero ayan, guys. So yun yung naging reaction ko eh, or yun yung na-feel ko eh during that episode or yung scene. So about to dun sa mga nangyari kila Otep tsaka tao. So, just yung alam nyo, guys, meron pang question na hindi nasagot eh. Yung kay Orion, guys. Kasi may part dun na sinabi niya na ay tinanong ni Otep na, ah, kaya pala, Shwaiga. Kasi mahal mo, parang ganun yung sinabi niya. Tapos parang nagtanong si Orion na, ha? Ano mo nasabi? Parang ganun na, pero nakalimutan ko yung sinabi, exact word na sinabi ni Orion. Pero parang ang dating sa akin, parang, ah, okay. So parang hindi, wala pala siya talaga nararamdaman para kay Tao. So ayun, okay na ako doon. And then, parang alam nyo yun yung pinapakita ng scene ngayong episode 14 doon sa scene nila Otep pa rin to tsaka ni Orion na parang may gusto talaga siya kay Tao. Diba? Parang ang gulo. Pero, ayun, guys, kung nanood kayo ng after vids nila or video or parang live nila ng in-between or after episode 14, meron silang live show, guys. Kung nanood kayo, sinabi ni Orion kung ano talaga yung role ni Ri dun sa in-between. So, talaga palang may gusto siya kay Tao. So, in-explain niya kung ano yung talaga nararamdaman niya. And, guys, sobrang nakaka-touch kasi pinaubayan niya kay Otep yung sobrang mahal niya, si Tao. So, I think that's unconditional love and sobrang nakakalungkot pero masaya kasi yun nga, kung saan masaya yung mahal mo, syempre huwag mo pipigilan, di ba? So sobrang hands down para kay Orion. So sobrang ganda ng character development niya. Ayan, may dumaan pang tricycle, wait lang. So ayun lang, guys, sobrang ganda ng character development nito ni Orion kasi alam niyo yun, from the start kinainisan natin siya kasi before sobrang parang hadlang siya dun sa Taotep time and yung sa love story nila. Ayun, guys. Tapos, ayun, unti-unti sa mga next episode, nalaman natin na ganun pala siya. Set up lang lahat. Tapos, and in the end, yung episode 14, na gusto pala talaga niya si Tao. And pinabaya na lang niya kay Otep, diba? So, good job, Ri. And, ayun, guys, sa season 2, guys. May season 2 tayo, guys. Ah. May season 2. Don't worry. Sa season 2, I expected Derek Brilliant na sana may justice si Orion na magkaroon siya ng love team. O kaya, si Team Pang, hindi pinakita dun sa last episode kung nagkita sila o hindi. Kala ko expected na this episode or team episode 14 magkikita sila, parang sa surprise, pero well, yun yung abangan natin sa season 2, guys. So abangan natin, guys, yung sa season 2 kung ano mangyari din sa team punks natin. And expect din sa season 2 magkakaroon na ng love team din si Nicole at magkakabati na sila Bianca at yung boyfriend niya kasi hindi na-disclose yun eh. Hindi sinabi ni Derek kung nagkabati ba si Bianca at yung boyfriend niya kasi nga di ba nagkaaway sila before. And guys, ang isa sa mga nagustuhan ko din dito sa in-between is yung pagtakil nila ng kahalagahan ng friendship. So yun nga yung Boom Harot, di ba? Boom Harot Squad. And ayun, kahalagahan niya na in terms na sa pagiging open sa kaibigan mo and
alam niyo yung pagtanggap kung ano ka man, katulad ng ginawa nila Otep tsaka ni Tao, umamin sila sa Bumharot Squad, and ayun, sobrang open sila na natanggap nila yung relationship nila, and pati nga si ano eh, si si Pangs, si Renshi, 'di ba? So kahit na ganun sila, tanggap pa rin nila Bianca tsaka Nicole at lahat sila, 'di ba? So sobrang ganda nung pinaparating ito about sa friendship, guys. So ito yung pinakatingin ko napaka the best for friendship, guys. And isa din yung hindi pagsuko sa relationship nyo. Alam nyo guys, kasi ang relationship kasi hindi naman yan about lang sa kilig. So meron din dating tayo sa part or time na mawawala yung kilig. So ang matitira na lang guys is yung commitment. Hindi naman sinabing sobrang wala ng love ah, or kilig ah. Pero meron doon pa rin, pero nabawasan na or hindi na katulad ng dati. Sobrang comfortable na kayo sa isa't isa, and may time na siguro hindi na kayo palagi magka-text or hindi na kayo magkatawag or medyo hindi kayo nagkikita kung ang setup nyo is LDR or hindi kayo masyadong or parang nag-work or dito siya sa bahay at doon sa bahay. So parang ganun guys. So I think that's the sign of maturity. And ayun nga guys, ayun isa din sa pinanagustuhan ko din yung sinabi ni Otep na hindi mahalaga ang kamusta at ang paalam, ang mahalaga yung pagitan nito. So ganda guys. So ayun lang guys, medyo nakakalungkot lang nga kasi natapos na yung between, pero well, kailangan nila muna magpahinga para sa season 2, and aabangan natin to guys ha. So let's support the in-between season 2 and continue to support all BL series natin ngayon na nag-exist, and sa mga mag paparating pa guys. So let's support all BL, not hate, don't bash sa mga basher dyan. Ayun, para na kayo sa buhay nyo. And FYI lang guys, isa din sa mga nagustuhan ko dito, bukod sa series nila, alam nyo yung mismong cast, yung mga Bumharot Squad, sila direct brilliant. Sobrang tingin ko ah, ang babait nila. Kasi finalo ko sila lahat sa Twitter, sa IG, pati nga sa yung iba may Facebook eh, pero yung ayun, sa Twitter tsaka sa IG finalo ko sila. Tingin ko sobrang, alam nyo yun, sobrang ang mabait nilang tao. Kasi isa din sa nagustuhan ko yung si Tao or si Migs Villasis. Pumunta siya sa one of the reactors, yung Gingerbex. Sobrang alam niyo yung effort guys. Pumunta pa siya doon para ano, parang masuportahan. And kasi sabi nila ng Gingerbex gustong makasama si Migs one time. So ayun, tinupad niya. So sobrang effort lang guys. So tingin ko sobrang nakakatuwa to. Sana nagustuhan niyo yung episode 14, and ako kasi sobrang nagustuhan ko to, and isa to sa mga pinakanagustuhan kong BL series sa mga nag-exist ngayon and pati sa mga dati pa. Ito guys, and ayun lang guys. So sana nagustuhan niyo itong video ko at yung episode 14 natin at yung ending natin, at abangan natin yung season 2. If you like this video, don't forget to like and share this video. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon notification para mas updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So that's it for today's video guys. Bye!